Good morning, dear buyers. Ayan na. So, marami pa rin sa atin na nagtatanong paano nga ba natin dapat gamitin ang dalawang duo na to. O ang dalawang piraso ng items na to. So, paano nga ba natin sila mas makikita yung kanyang effectivity? Okay. So, first thing and foremost, dapat kapag bago ka mag-apply ng ating Rosemary Peeling Lotion, gamit muna tayo ng Rosemary Kojic Peeling Soap. So, ito ang sabon ang gagamitin natin doon sa part ng katawan mo na gusto mo mag-lighten or pumuti. Then, follow after that, itawag dry lang natin. And then, syempre, ito namang Rosemary Peeling Lotion ang ating gagamitin. So, guys, as you can see, scar and stretch mark remover siya. Kaya naman talaga, yun ang gustong ma-achieve ng ating Rosemary Peeling Lotion. Best time para mag-apply ng ating peeling lotion every night. Then, syempre, 3 to 5 times every night ang pag-apply nito at 15 minutes interval para mas makita natin ang effect. So, the more na pina-follow natin yung steps nito sa paggamit niyan, guys, so, mas madali nating ma-achieve yung tinatawag nating peeling series natin. Okay? Or yung pamamalat natin. But, as always, guys, bago tayo mag-apply ng ating Rosemary Kagayako peeling soap or peeling lotion, please always read ang mga ingredients ng product natin bago ka mag-apply. Kasi baka mamaya may mga ingredients dito na magiging cause para mas maging sensitive ang, na para doon sa mga skin problem mo. Okay? Always do check ang ating ingredients para makita mo kung talaga magiging hiyang yan sa'yo. Or kung meron kang mga skin conditions, please be advised na dapat nakikipag-usap tayo sa ating mga doktor bago tayo mag-apply ng ganitong klaseng lotion. Now, ano nga ba ang ating makikita or malalaman or mapapansin kapag tayo gumagamit na ng ating Rosemary Kojic Peeling Soap at ang ating Rosemary Kojic Peeling Lotion? First thing and foremost, guys, syempre mapapansin po ninyo, ang inyong mga skin ay magda-dry. Yan, magsisimula na siyang mag-dry. After po nun, medyo itchy na yung peeling. So, medyo mangangati na siya. Then, after that, mamamalat na siya. Now, during sa pamamalat niya, may redness po talaga mangyayari since palit-balat po talaga ang makikita natin. Kaya nga po dito, best advice na kapag namamalat na yung ating mga skin, huwag nating tatanggalin or pwersahan nating aalisin yung mga skin natin doon. Hayaan natin kusa siyang mag-peel off para mas maganda siya. Kasi nga kapag halimbawa, tinatanggal natin siya, mas talong hahapdi yung skin natin. Now, mas maganda rin kapag gumagamit na tayo ng peeling soap and peeling lotion now, lalo na sa umaga or hapon, gamit din tayo ng Rosemary Bleaching Whip Lotion. Kasi ang ating Rosemary Bleaching Lotion ay merong tinatawag nating 60 SPF 60. Yan guys. So, para tayo ay sun protected because lagi natin iisipin na kapag tayo ay nasa peeling series na natin guys. So, yan talaga medyo magiging ma-update yung ating mga skin. So, kapag dado na po nasikatan ng araw, okay, or di kaya po ay isa pamamalat natin, mas maganda na meron tayo dito para sun protected. Or kung gusto naman po ninyo, kung nasa bahay lang kayo, any moisturizing lotion, pwede po ninyong gamitin para hindi masyadong ma-experience yung pangangati. Yun. So, sana po guys, sa mga nagtatanong regarding sa ating Rosemary Peeling Lotion at Peeling Soap, sana po ay nasagot ko po ang inyong mga question. And please always do, as always, sinasabi ko po sa inyo, lagi tayo magpa-patch test. And then always check the ingredients para hindi tayo magkamali sa pag-apply ng mga skincare products sa ating mga skin. Okay? Especially yung mga merong sensitive skin. Mas maganda na rin po na nag-check muna tayo bago tayo mag-apply para hindi tayo magka-problema later on. Thank you! Sana nasagot ko po. So guys, ano pang iniintay ninyo? Available pa rin siya dito sa aking shop. All you have to do is i-check out nyo lang po. Salamat!